Hi, hello, Mahu. Hi, welcome to my vlog. It's me, January Lee, and I'm one of your fan camera vlogger. And bali for today, mga kapatid, so andito sa likod ko, of course, yung Nuestra Señora del Merced de Albay. Ayan, so lately na vlog ko na rin sa inyo, or nasabi ko sa inyo, yung sabi ko nagmamay-ari nito, walang iba kundi si Christian Burches. Kaso before, meron tayong mga na-vlog na rin na puon ng De La Merced, ng Albay, which is sa kanya din. Pero ito kasi ang pinakabago niyang De La Merced de Albay. Natin po, walang iba kundi ang nagmamay-ari o ang kamarero ng Nuestra Señora de La Merced ng Albay, walang iba kundi si Christian Burches. Ayan, so Christian, musta ka na? Ito, okay naman. Ayan, so it's been for how many months since hindi kita nakasama sa mga vlogs ko? Kasi dahil ngayon nga, umuwi na ako sa pinakabahay namin sa Santa Ana, Pampanga. And nag-stay ako doon dahil medyo nahihirapan ako sa pag-travel, going sa work. Ayan, so ngayon, papakilala natin ngayon yung Nuestra Señora de la Merced de Albay mo. So ito, nailabas mo ito noong bago magkapistahan. Yeah, September 24. September 24, yung bus mong kapistahan ng De La Merced. Nag-procession ba yung ano nun? Ah, hindi. Naka-exhibit lang sila. Parang naka-exhibit lang sa pinakaloob ng simbahan. Mula nobinaryo. And so, mga kapatid, sasabihin sa atin ngayon yung mga detalye ng kanyang alagang poon. Ayan. So, umpisahan po natin sa kanyang mismong image. So, yung image natin, mga ilang feet yung ano niya? 100 cm. Equivalent of 3 feet. Oo. Equivalent of 3 feet. Ayan. Kasay siya nung Nuestra de la Merced na original. Oh, yeah. And actually, sabay po sila nagpagawa ng itong de la Merced ng Bilibid. Oo. Ayan, sabay po sila. And ang gumawa rin ng sayo ay si Kuya Manny. Kuya Manny Silvestre. Ayan. So, napakaganda talaga ng mga gawa ni Kuya Manny Silvestre. And yung damit po, actually, yan nga, nasabi ko sa inyo before, yung vlog ko, regarding sa Nuestra Señora de Bilibid natin, sa De La Merced ng Bilibid. Ayan, so nasabi ko sa inyo na yung damit niyang suot, yung kulay pink, ito po siya, ayan. Ayan, yung kulay pink na yan. Bali, yan po ay gawa po ni Christian Burches. Ayan, so, sa how old are you, Christian? Ilan taong ka na? 19. Yes. So magna 19 or ano? Magna 19. Ayan, so magna 19 po siya, pero ilang taong ka nung nagkaroon ka ng puon? Yung kauna-unahan mong puon. Mga 10? 10 years old. Okay. And so siya yung pinaka batang nakilala ko na may puon na siya at the age of 10 years old. Siyempre mga fiber, mga ganyan. And then ano? Since 7 years old ako, binibigyan ako ng mga puno maliliit, hanggang dumami yung isang quarter namin na puno. Tapos, mga 12 siguro ako, dumating ang gusto siya, tinulungan mo ako magpunta. Ayan yung kauna-unahan po niya kasing puon na malaki talaga yung mga life size is yung angustia. Yan, angustia, anong edad ka nun? Mga 12 or 13. 12 years old. 12 years old, meron na po siyang angustia na 5 feet. Tapos nakaupo. Tapos, after po niyan, the same year po, lumabas yung angustia, napagawa din po niya yung Santa Veronica. Ayan. Yun yung kasing isa sa mga favorite image ko talaga na gusto kong magkaroon ako. At ilalabas ko sana. Kaso, doon nga sa lugar namin, sa parokya ng Santa Ana, meron na talagang Veronica doon. So, dito kasi sa Barangay Bahay Pari, kay Candaba, Pampanga, wala pang Veronica. At ang nakakuha nga ng titulong Veronica ay si Christian Burches. Ayan. So, yung Veronica mo, parang inano ata ni Miklat? Inincarna siya ni Miklat, ano, ni Lester. Lester Mempin. Oh. Ayan, so dalawa ang nag-incarna sa Veronica Mott. And pati ata yung ano, angustia, nag-Lester Mempin din doon. Tapos, pina-incarna namin sa Santa Maria, Bulacan. Ayan, so hi, hello pala kay Sir Lester Mempin. Ayan, hi friend. Ayan. So, go back tayo sa ano, sa pinaka-image nating Nuestra Señora de la Merced ng Albay. So, ito nga may height na 3 feet. Tapos yung damit po niya, walang iba kundi ang gumawa ay si Christian Burches. So, ilang buwan ang paggawa nito? Honestly, ito rush to. Isang linggo lang to. Isang linggo? May katulong naman ako. Kaysa buldahan ko, meron ako mga buldadera din. Mga tiga San Luis, Pampanga. And tinutulungan nila ako. Ayan, so, ang tatak nito, balik
burdang kandaba. Ayan. So mga kapatid, kung gusto po ninyo, sa ang dami kasi nagtatanong sa mga vlog ko kung saan daw kami nagpapagawa ng mga burda. Actually, yung burda ng La Niña Maria, sa kanya din yun. Yung burda, eto po, ayan, yung burdang yan. Ayan, sa La Niña Maria po, yung La Niña Maria na yan, ang nagburda po ay si Christian. Tapos eto po, ang burda nito ay si Christian din po. Tapos yung burda ng, ano namin, De La Merced ng Bilibid, sa kanya din po yung burda. Ayan, napakagaling po, napakapulido ng pagkaburda po. Ayan. Thank you. So eto mga... tawag dito, namimili ka sa Divisoria. Piyado Divisoria. Divisoria, talagang kailangan talagang sumabak ka sa papuntang Divisoria. Kasi although napakahirap pa rin pong lumabas-pasok sa Maynila, pero nakakaya mo. Then etong ano na to, etong... ay, binili ko to kay Kuya Rodel. Kay Kuya Rodel. Actually, alam mo, mga kapatid, nasabi ko sa inyo kailan lang yung vlog ko regarding dun sa kay Kuya Rodel. Ayan, si Kuya Rodel isa sa mga idol ko na kamarero kasi nga napakaganda. So yung kauna-unahang nagandahan ako dun sa Alegria. Oo, na Alegria niya na tinatanggalan ng belo tuwing Eastern Sundays. Napakaganda po yun. Sino gumawa ng Alegria niya? Ayun, I think hukit din siya ni Kuya Manny Silvestre. Manny Silvestre. Tapos pinintahan siya ni Renzo. Ni Renzo. Tapos pinaincarna niya last kay, ano, kay Mempin. Kay Mempin. Eh, napakaganda po ng kanyang Alegria. Sana, sana mapanood to ni Kuya Rodel. Ayan. Para at least ma-invite naman tayo dun sa kanilang bahay, dun sa Paligi. No? Barangay Paligi, Kandaba, Pampanga. Magpipiesta na ngayon yan. Mm-hmm. Sa November 30? Oh. November 30, kasabay siya na mismong bayan ng Kandaba. Yes. Then, yung kanyang buhok, saan mo na ano yung buhok ito, niya? Ito, pinagawa ko nung kaibigan ko kay Helga. Kay Mama Helga. Yan. Tapos nabili ko lang sa kanya. Kasi rush to eh, yung puna to ang mabilisan lang. Mabilisan. Oo. Ayun, napaka ano nila kasi mga kapatid, ang dami namin mga circle of friends na mga kamarero din. So once na meron kaming kailangan ng mga gamit, ganyan, and then hindi nila ito ginagamit, pwede kami makahiram sa kanila. Lala kapag rush na po talaga, kailangan ng ilabas yung pinaka-image. Tapos ito sponsor lang sa akin. Hindi ko alam kasi din na siya simbahan sa parokya. Mm-mm. Eh nagulat ako. Meron ganito, magkaparehas tayo. Oo. Yun ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid, meron din siyang ganito. Then, kami rin yung sa The Bilibid, meron din pong ganito. Sponsored lang talaga, di ba? Sponsored, hindi ko alam kung sino yung nagbigay. Mm-hmm. Ang ganda-ganda po, burda siya na parang machine embroidery. Tapos, napakatigas niya, napakaganda. Parang may tiro yung loob or carton. Oo. Then, itong ano, bagsak lang talaga siya. Mm-hmm. Sinadya ko talaga siyang blue para magandang tingnan. Oo, sky blue, parang white and blue kasi stands for Mama Mary talaga. Yes. Yung datingan. Then yung crown, ayan, so pupunta tayo ngayon sa metalworks. Yung sa crown niya, kanino mo iyan na paggawa? Honestly, hindi rin akin yan. Binili ko lang din siya, pero gawa siya ni Mang Dodong. Mang Dodong. Asares. Ayan, so kay Mang Dodong, ayan. Napakaganda ng gawa talaga kapag Mang Dodong, di ba? At saka yung mga kapag sa Pampanga, yung mga, I forgot the surname, basta meron ako nakita parang bilihan sa Pampanga or pagawaan sa Pampanga, na magaling din po siyang gumawa. Ayan. So, all in all, wala ka nang gustong ipabago sa kanya. Hindi, ano, balak ko siyang daling kay Kuya Mang Beto kung papalarin ako kasi papaincarna ko ulit siya. Papa-incarna mo ulit kay Ma'am Beto. Mm-hmm. Actually, maganda na siya. Maganda po siya, mga kapatid. Parang gusto ko lang mataray. Tapos, ang tamang-tama lang yung 3 feet na sukat para sa mga processional, ganyan, sa mga saka exhibit. Mabilis bitbitin, lala kapag exhibit. Ayan, so, all in all, Christian, syempre, may ipapakita ka mga sample na mga burda mo. Ako ko meron. Ayan, kasi... so, titingnan natin yung mga sample na gawa po ni Christian. Sige, anak, punin mo. Ayan. Kasi lately lang siya nagburda, mga kapatid. Ayan, so kami, na-amaze din kami. So, ayan. So, ito po yung mga sample na burda po niya. Ito kasi, dahil nakikita ninyong maliit, tama ang inyong hinala, ito ay pang Santo Niño. Ayan. So, ang Santo Niño na to... Sa Bisal. Ito, sa amin, oo. Mm-mm. Pampapasko niya po siya. Pampapasko niya po yung damit na yan, kaya hindi ko pa siya na-deliver. And ito po yung kaka niya. Ayan. Ang ganda ng pag... Ito mga ganyang Christian. Mga ilang linggo or buwan mo siyang gagawin.